Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ni Teofimo Lopez kay Pambansang Kamao. Nagkaroon ng interview si Teofimo Lopez sa ES News. Tinanong ito kung ano ang masasabi niya kay Pacman versus Errol Spence. Sinabi niya amazing fight daw ito, isang legendary na makakalaban ng isang unified number 1 welterweight world champion. Siguradong panoorin daw ito ng maraming tao sa Las Vegas. Nagbigay din siya ng mensahe kay Pacman, sinabi niya, Manny Pacquiao, you're not human. Manny Pacquiao, man, you're not human. You're not human, but... Sinabing hindi tao si Pacman dahil papalag pa rin sa matikas kahit 42 ang edad. Pero masaya daw si Teofimo Lopez lalo na sa maraming fans dahil magbibigay ulit ng magandang laban. Isang magandang role model daw si Pacman sa mga baguhan na boksingero. Pinapakita daw ni Pacman na walang imposible basta may focus at dedikasyon sa boxing. Sinabi din ni Lopez na sana maging successful pa daw si Pacman sa kanyang karir. Nagpasalamat din siya kay Pacman dahil sa kanya binalik niya ang tunay na labanan sa boxing, fighting the best fighter ngayong era. May darating na laban si Teofimo Lopez sa June 19 kontra kay George Cambosos. Kasabayan ito sa laban ni Naoya Inoue versus Michael Dasmariñas. Kasabay din sa laban ni Chavez Sr. versus Anderson Silva sa Mexico. Kaya marami po tayong abangan na laban sa June 19. Sa ibang balita naman, ayon sa ulat ng Rappler, nagsalita ang trainer ni Pacman na si Nonoy Neri. Sinabi niya mas magandang kalaban si Errol Spence kumpara kay Terence Crawford. Aminado si Nonoy Neri na mas delikado ang style ni Crawford laban kay Pacman. Pero pagdating kay Errol Spence, sakto daw ito sa estilo ni Pacman. Wala naman daw special sa galawan ni Spence, hindi mabilis at hindi malakas. Malaking tao lang daw ito na southpaw ang galawan. Target ni Nonoy Neri kasama si Buboy Fernandez. Kailangan daw ng 8 to 10 weeks na training sa Jensan bago lumipad si Pacman kay Fred Roach. Tungkol naman sa meet session ni Pacman kay Buboy Fernandez, wala daw nagbago sa tirada ni Pacman, mabilis at malakas pa rin ang banat. Hindi daw nakitaan si Pacman ng pagbabago sa kondisyon dahil laging active ang katawan sa training. Hindi daw mahirap ibalik ang dating kondisyon kaya malaking sorpresa daw ang naghihintay kay Errol Spence. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Maraming salamat po.